Gusto niyo bang malaman ang iba't ibang kultura at politika ng Cagayan de Oro City? Magandang hapon sa inyong lahat. Narito po ako ngayon para ipahatid sa inyo ang mga mahalagang lugar, pangyayari, kultura at panitikan sa pook na ito. Ibibigay po namin ang mga impormasyon na dapat po ninyong malaman. Ako po si Karen Dacuyan. At ako naman po si Diane Sena. Tara! Samahan niyo kami dito lang sa Dokumentaryo ng Bayan. Nandito tayo ngayon sa Gaston Park. Isa sa mga pinakamalaki na parke sa siyudad ng Cagayan de Oro. Ang St. Augustine Cathedral ay malapit lang dito. Ang pangalan ng Gaston Park ay nakuha sa pinakauna ng mayor ng siyudad, si Segundo Gaston. Malaking batong pader ang initayo sa buong paligid ng Gaston Park. Ngunit sa kalaunan ay ginabad ang mga otoridad ng Espanyol. Ito rin ay naging execution ground para sa mga Espanyol na kriminal at naging lugar din ito ng pagsasanay para sa lokal na mga sundalo sa digmaang Pilipino-Amerikano. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang pamahalaan ng Hapon ay nagtanim ng mga cherry blossoms bilang regalo sa lungsod. Nandito tayo sa Gaston Park. Ito ay isang hapong seresa. Ang hapong seresa ay sikat sa Japan. Sa Japan, ito ay tinatawag sakura. Pagkatapos ng ikalawang digmaan, ang mga hapon ay nagtanim ng mga seresa sa paligid ng parke bilang isang regalo sa lungsod. Metropolitan Church ay siyang pinaka-principal na katolikong simbahan sa siyudad ng Cagayan de Oro. Ang sinasakop ng Archdiocese ng Cagayan de Oro ay ang tatlong lalawigan ng Misamis Oriental, Bukidnon at Camiguin at ang buong Caraga Region at ito ang punong tanggapan ng Archdiocese ng Cagayan de Oro. Ang orihinal na simbahan ay pinatayo noong 1845 gamit ng mga coral stones na bato na binili na galing pa sa China ng mga Agustinong pari. Pero ito ay buong nasira noong pamumumba ng mga Amerikano noong 1945 sa ikalawang digmaan sa daigdig. Ang tanging naiwan lang ay ang kahoy na krus na nasa harap ng simbahan hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng digmaan, ang Amerikanong misyonaryo na si Padre James C. Hayes S.J. na siyang naging unang arsobispo ng Cagayan de Oro ay ginawa ulit ang nasirang simbahan at naging inspirasyon niya ay ang arkitektong cottage. Ang mga makulay na salamin bintana na may 100 taon na ay nanggaling pa sa mga lumang simbahan at ito ay binigay ng mga Amerikanong Katoliko. Sa loob ng katedral na simbahan ay makikita ang mga mamahalin na makulay na salamin bintana na nanggaling sa simbahan ng mga madres sa Sacred Heart ng New York, USA. At ito ay trabaho ng mga kinilalang manggagawa ng salamin bintana. Maraming tao ang mga nagsisimba sa Cathedral ng Cagayan de Oro o para magdasal sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw.
Sa mga tao na imposible sa naitabo sa Tacloban, sa Tacloban, okay? Ang mga tao, miserable na. Sa picture pa lang. Pero mga Pilipino, sa Tacloban, posibleng nakaila kita kang Albert Camus. Si Albert Camus, 1913. Natao 1913, namatay 1916. Cagayan de Oro, malamang narinig mo na ang kwento tungkol sa higanteng isda. Ang ilan ay nagsasabing ito ay gawa-gawa lamang. Isang alamat, isang kwento mula sa mga matatanda. Batay sa kwento, kinain ng higanteng isda ang isang pari mula sa kalapit na San Agustin Cathedral. Ilang residente lang ang nakakaalam sa isang lumang tablet kung saan inukit ang larawan ng insidente ng pari at ng higanteng isda. Noon, ang larawan ay natatagpuan sa timog kanluran ng simbahan, ang bakod na ngayon ay ang Hardin ni San Jose. Ang kawili-wiling tablet na ito ay naglalarawan ng isang Amerikanong pari na nakuha at kakainin ng higanteng isda. Kung ikaw ay hindi naniniwala sa mga alamat, ang tablet ay maaari ring tungkol sa istorya ni Jonah sa Biblia. Dayan, alam mo ba na ang mga Pilipinong sundalo ay ginamit ang lugar na ito? Oo, at dito rin nag-eensayo ang mga rebelde para paghandaan ang mga gubat. Bugay kamay! Ta! Ako! Dalawa! Tatlo! Apat! Lima! Anim! Pito! Ah! Ah! Ah!